Guys, mga bungo. Ang ginigilabutan ako. Ito guys, mga bungo dito. Ito mga bungo na to, pati yung mga taong pumunta rito na handa ng wakasan yung buhay nila. Isang isla sa Eastern Samar, ayon sa kwento ng mga matatanda na taga rito at mga kwentong pinagsalin-salin pa ng ilang henerasyon. Itong isla raw na ito ay kinakatakutan puntahan ng mga tao, pati na mismo ng mga taga rito. Kukuha kasi mag-aalo ng malalaki. Tapos yung hangin. Kumalakas. Huwag kayo papunta doon, kayo delikado. Ito ang islang pinupuntahan ng mga taong malapit ng bawian ng buhay, may malubhang karamdaman at handa ng magpaalam. Magbabangka sila ng napakalayo, pupunta ng isla, maghahanap ng kuweba hanggang sa doon na sila mamamalagi hanggang sa mga huling segundo ng kanilang buhay. And ngayon guys, hindi po ulit tayo nakakalayo. Mga ilang hakbang pa lang, meron na naman dito ang dalawang kuweba. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasi man tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, tara! Sama ka! Ngayong araw nga guys ay babiyahe tayo papunta sa Bulubundukin ng Bayan ng Salcedo. Sa mga bago pa lang pala dito sa channel namin, nililibot po namin ang buong Pilipinas gamit ang jeep na ito na kinonvert namin para maging isang mobile home. Ito nga pala guys ang almusal namin kanina. Bumili lang kami ng tinapay sa bakery, tapos nagprito lang kami ng hotdog, tapos ginawa naming palaman. Mula sa main highway kanina ay papasok tayo dito sa looban, nakakaunti pa lamang ang mga taong nakatira. Hindi pa rin gaanong develop ang lugar, kaya walang public na transportation papunta rito. At kung maglalakad ka raw rito ay aabutin ka ng ilang oras. I've invited you in. Ooh, I've shown you a real good time. The best you can have. Ay, pasok po, Nay. Saan po ang punta niyo? Tagalito po kayo. Meron nga kaming nadaanan na naglalakad, kaya pinasakay na namin at pinatuloy na namin dito sa bahay namin. Galing kami sa school. Nag-ano kami. Pinta kasi. Nilakad nyo lang po talaga mula sa kanto? Dalik kami sa naparaan. Mga ganun po katagal yun, lalakad? Mga 3 hours or 2 hours. 3 hours? Lakad lang pa ang masakit. Grabe naman. Eh pag walang motor, lakad lang. Galing sa isa. 3 oras, grabe. Mas ganito kainit. Mainit. Anong lugar po ito? Siginon.
Sigilon. Barangay Sigilon. Barangay Sigilon. Makalipas ang ilang minuto ay makakarating na nga tayo dito sa Barangay Sigilon. Isang maliit na barangay na nasa gitna ng mga bulubunduken ng bayan ng Salcedo, at dahil malayo nga ito sa sentro ay meron itong sariling elementary school para hindi na maglalakad ng malayo ang mga estudyante. Bago nga tayo dumiretso sa islang pupuntahan natin, ay nagpasya kaming mag-interview ng local tungkol sa kwentong pinagsalin-salin na ng ilang henerasyon. Yung alam ko lang, pag nararamdaman nila na may mamamatay na sila, pupunta daw doon. Doon nagpapakamatay sila. Ma'am. Doon na sila mamamatay. Nang unang tao, pag may sila karamdaman na mamamatay na sila, pumupunta daw doon sa ano? Sa sisi. Ano ang sabi nila ng mga matatanda, pag may maramdaman na nila nga mamamatay sila, pupunta daw doon sila. Yung kalam ko lang sa yung lolo at lola, yung sasabi. Yan ang kung nararamdaman na nila, pupunta daw doon sa kasi doon sila lang mamamatay. Yan daw. Yung pinto doon, yung mga dating tao, pumupunta sila doon pag malapit na silang mamatay, doon sila namamatay doon sa loob ng kuweba. Oo. Napunta sila doon. Sino ba nagkukwento doon sa inyo? Yung lolo ko, kasi yung lolo ko katsila. Tapos po pag kumukuha ng mga buto doon, nagkakatabay na yung lumalaki ang mga alon. Ang sabi ng lolo ko, huwag kayo kukuha kasi mag-aalon ng malalaki. Tapos yung hangin. Huwag kayo pupunta doon, kayo delikado. Totoo yun. Mula nga dito sa maliit na barangay na nasa gitna ng bulubunduken, ay maglalakad tayo ng ilang minuto at dadaan tayo sa malagubat na daanan papunta naman sa lugar kung saan tayo sasakay ng bangka. Sobrang init nga pala ng panahon ngayon, guys. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan sa amin ngayon ay merong dalang jacket. Hindi dahil sa lamig ng panahon, kundi protection namin sa sobrang init ng sikat ng araw. Nagdala na rin kami ng galon ng tubig dahil walang tubig sa islang pupuntahan natin at wala rin taong mga nakatira doon. So Tony, ito ang dinadaanan dati ng mga pupunta ng Sisi Island? Oo. Ang lugar na ito ay ang paratahan ng mga bangka ng mga taong nakatira dito sa Barangay Sigilon. Dito rin mismo sa nilalakaran natin ngayon, dumadaan ang mga taong nagpupunta sa kabilang isla para doon sila abutan ng huling hininga nila. Nakakagulat lang na ang lugar na ito ay ang nagsisilbing daanan ng mga taong gustong maghanap buhay at mga taong tanggap na ang kanilang kapalaran at bilang na rin ang kanilang huling mga araw. Maliit pa lang ako, naririnig ko na yung Sisi Island na known as Kasanhi. Ibig sabihin, mga bungo, mga skull na nandun dahil sa galing sa mga ninuno namin na pinaka-resting place na nila doon. So, pag alam nila na mahina na sila since wala namang hospital dati, pupunta na sila doon. Pag alam nila hindi na nila kaya like in days or weeks, pupunta na sila doon. Doon na sila magstay hanggang mawala na sila. Kaya maraming bungo doon. Pero magugulat ka sa mga bungo na iba doon kasi malalaki. Hindi yung tulad sa atin na
Yung binabangka namin ngayon guys, ito yung mismong ruta na dinadaanan nung mga sinaunang tao at ninuno ng mga taga rito na pinaniniwalaan na pupunta doon sa isla para doon sila abutan ng kamatayan. Makikita nyo nga dito na medyo may kabilisan ang ginagamit naming bangka para makapunta doon sa isla. Pero isipin nyo na lang guys, yung paraan ng pagbabangka nila noong araw, noong panahong wala pang dimotor na bangka at sagwan lang ang ginagamit nila. Sa madaling salita, mano-mano sila nagsasagwan para lamang makapunta doon sa isla kahit na sila ay may sakit na, nangihina at alam nila sa sarili nila na iilang araw na lang ang nalalabi sa kanila. Kung sa amin ngayon ay aabutin lamang kami ng ilang minuto sa pagbabangka dahil pump boat naman ang gamit namin. Di ko lubos maisip kung gaano kahirap at gaano katagal sila magsasagwa ng mano-mano at dagdag mo pa dyan ang kalagayan nila na sila ay matanda na at meron pang sakit. Pilit ko pa rin inuunawa hanggang sa ngayon kung bakit mas pinipili nilang magpakalayo sa pamilya nila at mga mahal nila sa buhay sa mga huling sandali ng kanilang buhay. Pero sabi nga ng ilang nakausap namin, yun daw ang paraan nila para hindi sila maging pahirap sa pamilya nila. So dito na tayo guys sa CC Island. Ito yung islang kilala dito sa bayan ng Salcedo. Ito yung puntahan ng mga taong handa ng mamatay. So yan mga kalibot, dito pumupunta yung mga taong matanda na o kaya merong malubhang sakit at handa ng mamatay nung araw. Kasi nung araw guys, dahil wala pa naman mga ospital, dito talaga puntahan ng mga tao. So walang ibang way para makapunta rito kundi magbangka. Tumataas yung bangka. Oo. Tony, wala bang cemetery dito nung araw? Yung pinakaunang-unang ano, parang yun ata yung ano nila na parang walang cemetery. Saka mas magiging, parang siguro inisip nila magiging pahirap pa sila sa pamilya. Correct. Yun ang unang reason. Ayaw nila maging pahirap kaya alis nilang sila, ayaw nila nang maging burden sa family, pupunta sila dito. Tingnan mo naman kasi, once makapunta ka dito, hindi ka na nga aahon ng mataas. Pero ito kasi may mga cave dito. Yun, doon sila pwesto na. Ganon kaataas yung ano nila sa sarili nila. Kumbaga, parang sa lalaki, yung pride nila na ayaw nilang maging pabigat. Pabigat. Hindi, may mga sinaunang kagamitan na nadagpuan nila dito dati. Yung mga makakapal na mga plato. Oh. Grabe, tapos siguro para baka may mga, dahil nga dito yung place ng ano, syempre yung mga sinaunang tao mayayaman yon sa pamagitan ng mga gold, mga ari-arian. Baka yung iba nadadala or ano. So may kayamanan dito guys. Mga tao na. So ganito pala guys pag bukas ng buho, pag walang itak. Pag walang itak, ito yan ang binubukas. Kutsilyo. Malambot yan. Malambot. Ngayon ko lang nalaman yun ah. Parang ubod lang. Murang-mura pa siya. Ayan. Yes, galing. Oh. Okay, si kuya. Galing. Ay kuya, galing nyo naman. Ganyan ang pagyabukas ng ano, pag walang itak. Kutsilyo.
Ba't mas masarap siya pag diretso sa ano mo siya ininom, no? Mm. Para pag nasa baso, no? Pero matamis din, no? Opo. So, kain muna tayo, guys. So lahat to is luto ni Tony. Yes. And guys, adobong kangkong. Ano to? Pagsiyo na dalagang bukit. Adobo. Pansit. Wow. Okay. May pray na. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkakato ito na dito po kami nakarating ng safe. Lord, gabay niyo po kami sa aming paglalakbay dito. Lord, maraming maraming salamat sa aming pagkain. Sana po ay mapusog kami. Hindi po kayo manghina. Sa Ama, na Anak, ng Espiritu Santo. So dito guys, ilang metro lang ang layo natin mula sa tabing dagat. Andito na yung unang kuweba na kung saan merong mga bungo. Kumikita nyo itong kuweba na to. Nandito nga daming bungo. Hindi lang daw to kasi oh. Meron pang ibang ano. Gis mga bungo. Ang ginigilabutan ako ah. Oh. Ito guys, mga bungo dito. Itong mga bungo na to, posibleng ito yung mga taong pumunta rito na handa ng wakasan yung buhay nila. Ini nga mga bungo nga hindi din hidiri ba ini mga pinatay? Okay. Hindi daw sa mga pinatay. So paano kaya anong nga nga din di? Ningan hitira kay hankuan una nga mga tao, una nga mga tao warihan to sinisira nga kampusan to. Ah, okay. Yung unang panahon, wala pala talagang sementeryo. Pag-uwar sila nga nagkakamiada ng heran sa akin, isang anakan itong heran din. Pag ano daw, kapag may sakit na sila, tapos yun nga, alam na nilang medyo hindi na sila magtatagal, pupunta na talaga sila dito. Okay, mga pera na ini katuig, ini ang mga siguro mga 200 years na ini. Grabe. Ganito lang sa baka dami or mas may daong pa ito? Dami niyan. Mas madami doon doon dati. Pero meron pa bang ibang location? Meron pa daw pupunta na. Kasi sa pagkakaalam ko, nung Yolanda, bago mag-Yolanda, marami talaga dito. Pero nung mag-Yolanda, hindi sila naanod. May mga pumunta daw dito na may nagdala. Tinake out nila. Parang. Dapat to may alam. Kaya nga eh. Dapat ayos. Ma-preserve. So balik, kailan kuya ano to? Unang may nakadiscover nito? Nung naganap kami ng panit. Dugos. So bago lang ito na-discover eh? Oo. Mga ano pa lang yung dad ko. Nasa 14 pa lang ako. Ilan taon na po ba kayo ngayon? 40 years na. So tatlong dekada pa lang no? Kasi kung 200 years. Probably hindi lang to 200 years ago eh. Kasi hindi pa uso yung sementeryo that time. Sinong nagbigay ng kwento na yun? Sino nakapagsabi na parang resting place to ng mga handa na magpaalam? Yung mga nuno namin. So ngayon mga kalibot, dito tayo sa loob ng kuweba. And itong mga nakikita nyo dito guys, nabawasan na to kasi meron daw mga pagkakataon na may mga pumupunta rito. Dinadala nila palabas yung mga natitirang mga buto dito. So sana magbiyahin, no? Actually, ano na sila? Nasa proseso na sila ng pagpe-preserve ng lugar. So protected area na siya. Hindi na siya basta-basta mapupuntahan unless lumapit sila sa tourism. Ngayon naman guys,
Ito yung kuwebang kanina na-explain ko na sa likod ni Mami. So, mga ilang hakbang lang guys, meron ulit dito ang pangalawang kuweba na meron ding mga bungo. And dito na tayo mga kalibot sa pangalawang kuweba na ilang metro lang yung layo dun sa kabila. And kung makikita nyo dito guys, parang meron ditong lagusan. And sa entrada pa lang, meron agad ditong mga bungo. Meron ditong sa 2, 3, 4. Ito pa. 5. Bali 6 guys. Dito merong 6 na bungo. And sabi ng mga locals ito guys, itong kuweba dito, posibleng lagusan to, papasok sa loob na sa tinagal ng panahon, nasaraduhan na lang, posibleng merong mas malaking kuweba dito sa loob nito. Feeling ko nga, kasi resting place siya, baka doon nga yung may malawak na ano. Mas marami pa siguro. Parang yung pag-asya na pag ganun. Doon, kasi may butas pa doon sa loob eh. Pag ganun kasi maliit na. So doon yung unang kuweba kanina guys. And dito yung pangalawang kuweba na pinasok natin. And ngayon guys, hindi po ulit tayo nakakalayo. Mga ilang hakbang pa lang, meron na naman dito ang dalawang kuweba. Isang malaki. Ito guys, yung pinakamalaki so far. Itong isa, tapos sa kabila meron ding isang kuweba doon. And titingnan natin ngayon, ano yung meron dito sa loob nito. Ang dami nga din. Mas madami. Dami rin bungo guys. Ito yung pinakamalaki sa ano no? So far no? Sa napasukan mo, baka meron pa sa papasukan natin. So itong mga kuweba guys na pinapasukan namin, nasa coastal lang ito ng, ano, yes, ng island no? Yun. Hindi kaya dahil ano, maraming kuweba dito kaya napili nila itong ito nga, lugar nga, na ito no? Feel, may, parang bawat pasukan dito ng kuweba, doon sila nagtatapos. And pasok dito tayo dito guys, dahil medyo malaking kuweba, kaya natin makapasok dito. Ayan, may ito nyo dito, merong kumpulan ng mga bungo. So, di natin masabi, kung yung mga bungo na to, isa-isa silang pumunta rito nung buhay pa sila or posibleng grupo sila na dito na sila nag... Ano ba tamang term? Nagpahinga. And dito guys, pasok tayo sa pang-apat na kuweba dito sa isla ng Sisi Island. Isla ng Sisi. Ay! Ano yun? Mayroon pala dito. Ano ba yun? Dahil na nakikita kayo kapatid ko lang. Hindi akala ko ba ito? Ay! Ayoko, itong mawa. Ay, wala nga ano. So dito naman guys yung kuweba dito, para siyang altar dito. Tapos dito nakalagay yung mga bungo. So baka ano sila dito, dito sila humihiga no? Baka tinago nila yung mga bata dito. So dito mga kalibot, tingnan nyo naman dito. So dito guys parang meron silang himlayan dito. And dito nagkumpul-kumpul yung mga bungo dito. And posibleng dito sila humihiga. Thank you.
So dito tayo ngayon guys sa may dagat na malapit na sa mga mangrove. And dito guys, mamumulot tayo ng tinatawag nilang bagungon. Yun ay isang seashell guys na masarap gataan. And dito lang yun napapulot sa dyan sa mga tabi-tabi na yan. Tawag to dalo-dalo. Dalo-dalo? Oo. Pero may mas malaki pa neto. Malalaki yung tangali. So dito tayo guys sa isa pang isla. And dito naman mayaman sa likas na yaman ang dagat dito. And dito guys, nagpupulot-pulot lang tayo ng mga pero nga onion meal. So ito guys, para siyang suso. Kamukha siya ng suso. Susong ilog. Yan guys. Oh, okay, suso. So magpupulot si Jo, saka si Mami. Saan siya? Expert to para kita. Char. Yan lang. Minsan walang laman yun ha. Yung iba nagpapanggap din. Oy. Yan Jo, yan. Ang dami oh. Ito pa oh. Ay, oh, dyan ang dami. Eh di may hipon din dito. Oo, oh, saka ahas. Saan, saan, saan? Uy, ayun, laki nga. Tingin. Uy, laki nga. May mas malaki. Ayun pa, ano mga anak. Wow. So ito guys, ito sa masarap na ano, kainin dito. So sa rason, bakit masarap tumira sa probinsya or tabing dagat? Pare ko po. Dami yan. Dami guys, so nakuha ni Jo. Uy! Kita-kita! Tony, what are you doing? Doon nila maano daw ng dami. Dami? Dami guys, nakuha ni Tony. Tingnan, Tony. Ito guys, ang liliit. Ayan, tingin. Bayabas! Wow, dami ah! Pasulyap-sulyap-a, kanwari. Ano nangyari sa'yo, Jo? Oh. Wait, Daddy! Wait lang, huwag kayo umanong! Baka uman... Sumasabit kasi yung ano, sinilas nila. Ito, diretso lang, kung walang... Nangyari sa inyong dalawa. Ibaon mo! So guys, hindi na kayo makalis guys. Sige, iwan mo muna. Ayun o, ang dami nakalutang. Mas matali kaya pag walang chinelas. Hindi naman nakakatusok eh. Huwag na tayo mag-chinelas. Mas madali. Sige. Laki na nakuha mo. Saan tayo iwan yung chinelas? Sabit muna natin. Ayun o, ang dami o. Madali kasi pag walang chinelas. Hindi man masakit makatusok eh. Mas malambat. Nakakatakot dito sa part na to, love. Tatakot ako, love. O, tingnan mo. Lubog-lubog talaga. Wait lang guys, pares kayo nakalubog. So may hita niyo mga kalibot oh. Parang tumuloy na itong napuntahan namin. Nagatuhod na yung lubog. And tinanggal na rin namin yung mga suot naming sandals para hindi kayo masyado mahirapan. Nakakatakot lang, parang lulubog ako. Wala talaga siyang daanan na hindi lulubog oh. Lab, lumubog ka dito hanggang tuhod mo. Paano ako? Hanggang bewang ko. My God, nakakatakot. Ayoko. Saan ako? Daddy! Wala na, lumubog na ako. Yan sa'yo, Lab. Lumubog na kayo si Mami. Ay! Ano ko nabubog dati? Lab, wait lang. Malalim dito sa tapakan. Oo. Lab, ayoko po. Sige lang, sige lang. Lumulubog. Bitaw mo muna yung susok mo. Hey, Daddy. Sige lang. Baka lumubog ako hindi po. Yan. Ayun, nalumulubog na ako. Hindi yan. Oh, di ba? Ay. So guys, tumulubog na yung mga paa namin dito. Guys! Oh. Hindi na kayo lalayo, promise. Alay-layo na natin eh. Ito na oh. Ang mga ray na ng suso.
Saan? Wow, dami nga. Hala. Ang dami, guys. Huwag muna daw kunin. Huwag muna daw kunin, Tony. Magunos dili ka. Magunos natin yung ano. Dito guys, ang dami. Oh. Siguro wala pa masyado nakapunta rito. Guys! Alam niyo ba kung bakit kami muna kunin? Oo. Kami muna kunin. Lubog na silang dalawa dang guys. Oh. Parang dito sila lahat. Go! Uy, ano ba? Paunahan! Makauna ka lang sa premyo. Guys, so di na nagpa-out si Tony. Dami dito mong laki. Kapain mo. Tony, may sure. Mabalik, binalik ko. Ada, ala, ada, ala. Binalik ko. Kapain mo. Ay na, alpa yun, hindi kang kumuha doon. Ang dami, grabe. Tony, laki. Lagayan. Uy, tingnan nyo. Ala. Yung ate natapon. Ang dami naman yan. Oo, oh, kasama yung chinelas ko. Ang dami nga. Hagis lang yan, hagis. So guys, meron pa tayo isang dito. Isang sako na yata ito. Ang gano'ng ang isang sako niya pag binenta ko yan? Pag ganyan. Oh, marami kasi yan dito. Marami dito. Kaya ka lang, kaso baka... Hindi na, hindi. Pag, na, pag nagbinta ka niyan, tatawanan ka lang. Dito? Oo. Unless doon kasi andas doon kasi wala ka na ba opera? Mm. Ah, ganun dito? Oo. Sa amin kahit ano, gusto lang namin. Yung pinakamalalim. Pero kung nga dyan lalim. Hanggang ano mo yun, nalagpas tuhod. Pasok ko tayo dapat. So mga kalibot, aalis na kami. Wala pa... Pag dito, marami pa dito. Wala pa kami sa one port dito. Sa bungad pa lang kami pero dami na namin nakuha. Kaso nga lang guys, kalaw tide na. And baka mahirapan kami makabalik. Kaya aalis na kami. Thank you.